bus na lumangoy sa tubig? Saan makikita at sino ang nakaimbento nito? Yan ang ating pag-uusapan, pero huwag niyo munang kalimutan mag-like and subscribe para mauna ka sa mga video na atin pang gagawin, mga kabady. Welcome back, mga kabady! Welcome dito sa ating panibagong video na ating tatalakayin. Well, marami na rin ang nakakaalam sa bus na kayang lumangoy ng tubig na parang speedboat o sasakyang pandagat. Lalong-lalo na sa mga kabayan natin na kapag abroad, lalong-lalo na sa mga bansang Germany, Dubai, o di kaya sa London. Sa mga bansang nabanggit ko ay diyan kadalasan makikita ang mga bus o sasakyan na kayang lumangoy ng tubig. Take note, mga kabady, ha? Ang mga bansang aking nabanggit ay iilan lamang po yan sa mga bansang mayroong mga ganitong sasakyan. Ang sasakyan ito, mga kabady, ay kilala o pinangalan ng amphibious vehicles. Dahil na-confuse ako ng sobra-sobra nito, mga kabady, kaya aking inalam ang punot dulo at pinanggagalingan ng mga sasakyang ito. At ito ang aking natutuklasan. Ang amphibious vehicle o water bus ang ilan sa pinakaunang kilalang amphibious na sasakyan ay mga amphibious na karwahe na ang pag-imbento ay kinilala sa Neapolitan polymat na si Prince Raymond de Sangro ng San Severo. At dinisenyo ito ni Samuel Bentham noong 1781 at nabuo ang sasakyang ito noong 1787. Ang unang kilalang self-propelled amphibious na sasakyan, isang steam-powered wheeled bridging barge na pinangalan ng Orokter Amphibious, ay ipinaglihi at itinatayo ng inventor ng Estados Unidos na si Oliver Evans noong 1805. Bagaman ito ay pinagtatalo ng matagumpay na makapaglakbay sa lupa o tubig sa ilalim ng sarili nitong singaw. Ang inventor na si Gael Bourdin na mas kilala sa pangalang Condensed Milk ay nagdisenyo at sumubok ng isang self-powered wagon noong 1849. Sa pagsubok na ito ay naiulat na tumagilid lamang 50 talampakan mula sa dalampasigan dahil sa kakulangan ng ballast upang kontrahin ang lakas ng mga hangin. Noong 1870s, ang mga kumpanyang pagtutruso sa silangang Canada at hilagang Estados Unidos ay bumuo ng isang amphibious tug na pinapagana ng singaw na tinatawag na alligator, crocodile, basta ganon yun, mga kabady. At naging matagumpay naman ang pag-imbento nila nito. Kayang tumawid sa pagitan ng lawa at mga ilog. Ang alligator tugs ay ginawa ng kumpanyang West at Peachy sa Simcoe, Ontario. At noong 1920s, ang pagsisikap nila na pag-isahin ang isang bangka at isang sasakyan, simpleng paglagay ng gulong at ihi sa isang katawan ng bangka tulad ng frame o tulad ng kotse. At noong 1905, ang amphibious petrol powered ng karwahe ng T. Richmond Jessop, Iowa, USA. Tulad ng unang sasakyan na pinapagana ng petrolyo sa buong mundo na si Carl Benz, ang unang nakagawa ng sasakyan sa mundo noong 1885. Ito ay isang three-wheeler na sasakyan ang nag-iisang gulong sa harap ay nagbibigay ng direksyon sa lupa at sa tubig. At three-cylinder petrol combustion engine ang nagpapagana sa malalaking gulong sa likuran. Ang itsura nito ay parang kotse na bangka. At mula noong 1920s, maraming iba't ibang disenyo ang nagsilabasan at kumakalat na nga sa mga iilang mga bansa. At marami na ring pagbabago sa mga disenyo nito paglipas ng panahon. Dahil ang ilan sa mga amphibious vehicle ay gumagamit na ng mga water jet, lalong-lalo na sa panahon natin ngayon. At ginagamit na rin ito sa mga army at pagtutor ng mga turista sa iba't ibang mga bansa tulad ng Rotterdam Waterbus Amphibious ng Netherlands.
Underbus in Dubai. Hafen City River Bus ng Hamburg, Germany. Muli po, iilan lamang yan sa mga Ampibus vehicle na pinapakita ko sa inyo mga kabady. Kung gusto nyo makita ang Ampibus na motor at kahit anong sasakyan, panoorin mo sa dulo ng video na ito at tiyak makikita ninyo ang hindi nyo pa nakikita. Yan lamang muna po ang may isishare ko sa inyo mga kabady. Ito po si Giads TV nagsasabi na kung sakaling ikaw ay naghahanap ng mga brand ng sasakyan at hindi mo ito mahanap, malay mo, sa Giads TV mo lang mahahanap. God bless mga kabady, God first, and goodbye. Bye-bye mga kabady. Enjoy watching. To rise from the earth.